At pati ang mga subscribers ko, binabati ko din. Libur di din dito, pareho pala dito eh. Libur di bukas, May 1. Kaya binabati ko ang mga kababayan ko, mga manggagawa, kahit saan man sulok na mundo, pati ang mga subscribers ko. Ang topic natin ngayon mga idol ay tungkol sa tradition and culture in Korea. Ang una mga guys, mga idol, ang Thanksgiving. Marami yan mga idol, ang Thanksgiving nila sa August. Pero marami yan mga idol, ang Thanksgiving nila. Pero mayroon pa ang tawag sa kanila ay yung sa August na ginaganap. Ang tradition na hindi nagpapasok, bakasyon. Ang tawag yan sa Thanksgiving, ang tawag naman sa Korea, Chuseok. At hindi mawawala yung mga idol ang walang kamatayan na bonus. Sabagay kahit ano naman, kahit New Year dito, may bonus yan. Abangan nyo na lang mga idol ang vlog ko tungkol sa yung Sulal New Year nila. Sulal New Year naman nila, ano yun? February tsaka January. Iba ang sulal nila dito. Tapos mga idol, mga guys, dito sa Korea, walang Christmas. New Year lang mayroon, pero iba rin ang New Year nila. Abangan nyo na lang yun. Ano ko muna ngayon, ang sa Thanksgiving. Ang Thanksgiving nila, August. Nagbibigayan sila ng bonus na 100. Minsan sa iba lang 100, walang kamatayan na 100 na bonus. Pero sa piso mga idol, aabot yan siya na 4,000. Taon-taon yan siya nagbibigay. Kada may mga ano yan sila dito. Pero marami naman yan nagbibigay ng bonus nila. Nagbibigay ng 100. Sa piso yan, bali ano, aabot ng 4,000. Sa iba naman, minsan malalaki. Marami, may 500, tapos meron quarterly na bibigay rin ng bonus sa sahod. So ayun mga idol, Thanksgiving. Tapos ang nagtataka ako dito sa tradisyon nila naman na farming. Sa farming kasi pag mag-snow, hindi naman ang tradisyon nila dito, ang culture, ang tradisyon sa farming talaga, sa pagtatanim. Pero ang ginagawa nila, nakakapagtanim sila, ginagawaan nila ng mga plastic. Ang tinatanim nila, yung tawag dito, vinyl house. Ayan ang tradisyon nila na magtatanim sila. Kung ano pang inaano nila na mga halaman, nilalagyan lang nila mga idol ng plastic. Plastikan, tapos doon sa may, pero malaki yon. Doon sila nagtatanim sa loob. Pag halimbawa pag magmalamig naman, ayun po, hindi naman malamig naman doon, ay mainit naman doon kasi may plastic. Doon ang mga halaman sa loob, may ang tawag doon. Marami makikita kayo pag dito kayo sa Korea, yung kulay itim siya na parang bahay, pag ganun. Tapos malalaki yung mahaba. Ayan ang tinatawag na vinyl house. Kasi tradition ang culture talaga nila dito, ang farming, pagtatanim. So ayun mga idol. Tapos ang tradition and culture naman nila sa damit. Ang sa damit naman nila mga idol, mga guys, ang tawag sa damit na sinusuot ng mga Korean, ang parang pareho rin sa lalaki, parang pareho rin saya, ay may diretso siya na dress. Ang tawag niyan mga idol, yung damit ng Korean, hanbok. Korean dress. Ayan ang tawag sa Korea, hanbok. So ayun mga idol, pagkatapos ang culture naman sa mga lalaki ngayon, sabagay sa mga bata pa ngayon, culture talaga at tradisyon yan, na gumagamit ang mga bata ng cosmetics, ang mga lalaki. Nag-aano yan sila, nag-make up, ang mga lalaki na bata. Pareho sa mga artista, ang kikinis ng mga mukha nila kaya nag-make up sila.
naggumagamit ng mga cosmetics sa mukha. Sa akin naman, hindi, kahit hindi na ako, naghihilamos lang ako. Sa mga Korean talagang, pero ang matatanda na, wala na yan, mga idol, mga guys, ang mga bata lang, tsaka may mga babae talaga. May hilig talaga sila sa cosmetics. Yung pampahid sa mukha, ayun, karamihan dito yan. Maganda rin dito, mga idol, ang mga product ng cosmetics nila sa Korea. So, ayun, mga idol, mga guys, tapos ang, may susunod ko pa, ang tradisyon ng culture dito sa Korea na, sa bagay, ang mga medyo bata-bata pa ngayon, nag-aaral na sila ng English, pero ang mga matatanda talaga, ay wala talaga, hindi talaga nakakaintindi ng English. Talagang kailangan mo mag-aral ng Korean, ng hanggung mal. Ang Korean na hanggung, ang tawag yan sa salita nila, hanggung mal ang sa Korean. So ayun, mga idol. Hanggang dito lang muna ang vlog natin. Pakiabangan na lang ang susunod ko na vlog. Binabati ko ang mga pariho kong manggagawang Pilipino kahit saan man sulok ng mundo na Libor D. Pati ang mga subscribers ko. I'm dreaming in dreams bigger than me. Taking my time, giving to me. Paint my life into a masterpiece. Coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. So ayun, mga idol, mga guys, bye bye, wala naman tayo ngayon.